17% nga compliance rate. Kini ang migawas nga resulta sa survey sa PhilHealth sa General Santos City kun GSC District Hospital may kalubutan sa no balance billing policy nila. Mubo kini kaayo og violation kini sa patakaran sa PhilHealth. Sa so far ang nakita natin 17% lang ang kanilang compliance rate. So dapat 100% yan. Nasairan nga ang no balance billing policy. Ang pulisiya nga libre og walay bayran sa pampublikong ospital kung anaa man lamang sa ward ang usa ka indigent nga pasyente kun IP nga adunay PhilHealth og dili angay nga magbayad og laing bayronon. Tungod niini nagpadala na og notice of violation ang PhilHealth ngadto sa pampublikong ospital sa Jensen. Yun nga kasi sa base sa ating pag-exit interview sa ating mga nakakumpain sa kanila na mga indigent members, yung iba nagsabi na bumili pa sila ng gamot sa labas. May mga nireseta pa na gamot na kinakailangan sila pa ang bumili. May mga bang gamit na kinakailangan sila pa ang bumili sa labas. Kasi yung no balance billing, dapat wala kang cash out. Okay? Wala kang cash out, syempre, dapat lahat ibigay mo sa pasyente. Number one na problem namin din is yung gamot. Okay? Gamot, yung supplies, yung issue regarding sa dugo. So with that, we come up with a planning with Mahintana. Actually, nag-close coordinate kami with Mahintana. Bisan ang lokal nga panggamhanan kun LGU sa Dakbayan ang mibuhat na usab og lakang may kalabutan niini. Yes, actually no, nakaabot na sa atong opisina and ang atong special action team atong gitas na to handle that, no. Kay basically we don't want nga mahimong problema ato when it comes sa PhilHealth, no. So right now we're doing our best no nga makorek ang situation. Rason ni Dr. Fernandez, gisubay lamang kuno sa Jensen Hospital ang mando sa Department of Health kun DOH moong mubo ang ilahang compliance apan gisiguro ni ining dili na mausab og taas na sa mosunod nga survey. Lately during our meeting with the local health board, nagsabi naman ang PhilHealth Jensen na i-enroll niyo lang lahat na pumapasok na walang PhilHealth. So expectedly by the end of the quarter or this year tataas yung ating magiging enrollee. But not necessarily perfect talaga siya. Pero tataas yun. Sana maibigay na yung nararapat na ibigay sa ating mga PhilHealth members, lalong-lalo na yung mga nandun sa indigent at sponsored members. Abby Lorenzo, Brigada News.